Episode 176 sa tayo ng FPGs Batang Quiapo, mga kapamilya. Talagang binabaybay na nga nito ni Nayoli sa kanilusyo yung kwarto nito ni Amanda. At nagbibiroan pa itong dalawa, sabi nga ni Lucio, "Yoli, baby loves, naalala mo ba itong dati nating ginagawa? Naku, Lucio, manahimik ka nga dyan, puro kakalandian. Saktan kita dyan eh, yan ang gusto ko, yung sinasaktan mo ko, baby loves." At sumakay na nga sila ng elevator. Samantala, inawat si Primo kasi atat na talaga siyang lumabas. Sabi ng kasama niya, "Delikado, maraming bantay. Hindi ito ang tamang pagkakataon para sugurin niya si Augustus. Kasi mapapahamak sila, di ba? Talagang isang pagkakamali. Damay-damay silang lahat, mamamatay sila dyan. Hindi sila bubuhayin." Samantala, ito na nga. Malapit na nga sila sa kwarto nito ni Amanda. Ito ang kauna-unahan nilang pinuntahan. Ngayon, sabi nila, doon nga sa walkie-talkie, malapit na nga sila doon sa kwarto nga ni Amanda. At ito na, habang ginagamot nga si Amanda nung nurse, dahil nga dumubo yung kanyang sugat, bigla naman tumating itong si Nayoli at sinabi nga kay Augustus na magdadala lang po kami ng pagkain, sir. Kasi tinanong sila bakit ano daw yun, di ba? Ano daw yung dadalhin? So pinapasok niya, sabi niya, "O sige, pero isa lang ang pwedeng pumasok, ha? Salamat po." Eto na, sabi niya, "Amanda, sino ka? Ako to si Yoli, yung dating asawa ni Lucio." "Yoli, tama, ikaw nga yan, naalala kita." Sabi niya, "No, tulungan mo ko, ano ba nangyari sa'yo? Ito, gusto kong patayin ni Augustus. Himala na nakaligtas ako." Sabi niya, "No, nandito kami ni na Primo para iligtas ka." Samantala, ito na nga, hindi nga mapakalitong si Lucio. At buti na lamang tumawag itong si Colonel Suarez. Naririnig niya yung pinag-uusapan. Sabi ni Suarez, pinalakad niya raw itong sina Jacobi saka si Samonte para nga ulihin yung pinakamalaking isda, yung malaking sindikato. Pinakalat na raw niya ito lahat at sisiguraduhin niya na talagang mahuhuli na nga itong tauhan nga ni na Primo at mismo si Supremo. O sabi naman ni Augustus, kailangan mahuli niyan, dead or alive, kailangan dalhin niyo siya sa akin. Kailangan talaga tuloy na mawala na yung grupo ni na Primo. So sabi ni Yoli, "Boy, si Supremo." Sabi niya, "Salamat sa Diyos, boy siya. Oo, at nandito kami para kasi meron kaming plano na itakas ka. Yun ang sinabi sa amin ni Primo at kasama namin siya dito. Pinapasabi lang niya na huwag ka mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para makalabas ka." Sabi naman ni Augustus, "Ba't nandito pa yan? Tagala." Tapos ito na, biglang pumasok na nga si Augustus. Kinakailangan na umalis ni Yoli. Sabi niya, "Sir, alis na po ako, ha. Kumain ba yung pasyente?" "Hindi ho eh. Iniwan ko na lang po doon sa lamesa." "O sige. Sige po, sir. Salamat po." Yan na. So sabi ni Yoli, "Positive, Primo. Nandito si Amanda sa loob ng kwarto niya. Yun nga lang, may sugat siya. Napakawalang nga talaga ni Augustus." "O paano ba yan? Kinakailangan na nating sumipat." Sabi niya, "Kinakailangan ko talaga sasaktan eh. Lapit-lapit na pero hindi ko magawa." Sabi naman ni Lucio, "Primo, isang tabi mo na muna yung galit mo. Saka mo na lang yan ilabas sa kanya kapag nagkaharap-harap na kayo." Sabi naman ni Berting, "Meron dalawang kauhan dito ni Augustus na nagbabantay dito." Ayan, so kinakailangan na nga talaga nilang sumipat. Lumabas na nga sila doon sa loob ng kwarto para umalis na nga sila. At sabi nung dalawang tauhan ni Augustus, yung dalawang gwardiya na nagbubulungan, na kinakailangan na doon talaga nila mapatay itong sina Supremo. Atat na atat na sila, no? So yun, delikado talaga lagay nila dito. Samantala, pinatawag ni Jacobi sa kanis sa monte itong mga ito, mga pulis. Dahil susunod na nga itong si Colonel Suarez at mayroong announcement. Ayan, dumating na rin si Lena Cortez. Sina Dimagi ba, sumunod na. Medyo na late lang, kinausap si Mendoza kung nasaan na. So sabi naman ni Colonel Suarez, "So pinalakad ko si Jacobi para sa surveillance. Ngayon kailangan natin maghati-hati ng grupo. Tinawag niyo yung kabilang grupo na sumama kay Jacobi para nga naman sa surveillance. Dahil nga malapit na raw nila matuko yung malaking isda na sinasabi nila, yung malaking sindikato na yun na kinakailangan nilang mahuli. So sabi niya, maliwanag ba ang lahat? Nakakaintindi ba?
Meron pang katanungan, sabi naman ni Dimagiba, sir, gusto ko lang umalaman ko nung klase kong sindikato ito. Ha, nagtanong ka pa, Dimagiba, hindi mo ba alam na itong sindikatong tinutukoy natin ngayon ay merong koneksyon sa anak mong si Tanggol? So napahiya siya, no? O sabi niya, kaya kinakailangan natin itong mahuli. So yun na, nagkakaintindihan ba? Kailangan natin maghiwa-hiwalay para sa gagawin nating operation. So pinalakad niya na si Jacobi. Sabi niya, mag-iingat kayo. Ayun na. Samantalang itong si Roy, binibilang yung natitirang supply ng kanilang shabu. Ayan, droga. Ayun ang pinamimigay doon sa mga tao niya para ibenta. So bigla na lamang tumawag yung isang kliyente na si Mr. Salazar at tinatanong si Roy kung meron ba raw itong supply ng droga na natitira kasi bibilhin niya daw ito sa halagang 100 million. Kaya niya raw itong bayaran ng doble. Nangangailangan lang daw talaga siya ngayon. Noona daw talagang kinanti siya nito ni Roy kasi ang pinadala sa kanyang supply gaw-gaw daw. Siyempre hindi niya nagamit. Kaya sa pagkakataong to, gusto niyang maging totoo si Roy sa kanya, si Mr. Salazar. Sabi naman ni Roy, mga original daw itong mga ibinebenta niya. Kaya makakasiguro na talagang hindi daw siya lolokohin. So magkita raw sila mamaya. Diba? So yun, narinig ni Angkong sa kanong isa ng Red Phoenix yung pag-uusap nila. Tinanong ni Angkong, ano daw ang sabi? Sabi naman ni Roy, ayun, balak kong bilhin ni Mr. Salazar ng dobleng presyo yung ating supply. Wala na nga naman silang natitira pa, kukunti na lang. Kinakailangan na ng kliyente nila, di ba? So sabi naman ni Angkong, kausapin mo si Ramon. Kailangan natin humingi ng tulong kay Ramon na kung sakali, manghiram muna tayo ng supply sa kanila. At saka na lang natin bayaran. Sigurado naman na babayaran natin. Ayun. Kaya ang ginawa na ito ni Roy, tinawagan si Ramon, di ba? At nakiusap na sana pagbigyan sila. Sabi naman ni Ramon, Roy, meron pa kasi ako inaasikaso sa ngayon. Alam mo, wala namang problema eh. Pero kailangan nyo munang bayaran yung kulang nyo panuuna. So hindi siya pumayag. At sinabi niya kay Angkong, sabi naman ni Angkong, kinakailangan natin makipagkita kay Ramon. Kailangan natin magkausap ng harapan. Baka sakaling mapagbigyan niya tayo. Ayun. Grabe pangangailangan ng Red Phoenix, no? Mga negosyante talaga itong mga ito. So sabi naman ni Don Julio na bakit kasi hindi mo pa sabihin kay Tanggol yung transaction natin na droga. Papa, meron tayong shipment ngayon sa Cebu at pinalilimas ko muna itong opisina natin, itong paggawaan. Pati para pagdating ni Tanggol, makita niya na malinis ito. Ayoko naman kasing mabigla siya. Baka magsumbong yon sa pamilya ng palaki sa kanya. Mananagot tayo. Samantala, dumako na tayo dito kina Bubbles at kay Tanggol. So inakit niya talaga itong si Congressman Sevilla na alam naman natin na ang kahinaan nito ay babae. Kaya pumunta si Bubbles isang opisina na walang tao sa may tago. Ayan, inakit-akit niya. So sabi naman ni Congressman Sevilla, dyan lang kayo sa labas ha. Sabi sa mga tauhan niya, sa mga bodyguards niya. So dalawa lang sila. Inakit siya ni Bubbles na pakita ng bra. Ibinaba ng konti yung kanyang t-shirt na suot. Parang nag-misto lang off shoulder. Sabi naman ni Congressman Sevilla, may kasama ka ba? Wala, ako lang mag-isa. Anong pangalan mo? Nagbigay siya ng pangalan, ibang pangalan. So ito namang si Tanggol nakahanda. Inihanda niya na yung baril niya, nilabas na niya. So inakit, sabi niya ano ba gusto mo? Magkano ka ba? Sabi naman ni Bubbles ko, kung magkano ang ibibigay mo sa akin, anong gawin na natin? Tamang-tama, sabik na sabik ako. Alam mo ba, kagabi pa mainit ang ulo ko eh. Sabi niya, no? So, hinalikan niya na si Bubbles. Grabe talaga, no? Sobrang pagkamanyak eh. So, sabi naman ni Bubbles, tinulak niya na malakas si Congressman. Bakit? Ba't mo yung ginawa? Alam mo, hindi naman talaga ako pumunta dito eh, para dyan eh. Para galawin mo ako. Gawin na natin ngayon. Mabilis lang naman eh. Tara na. Sabi niya, no? Alam mo, may nagbayad sa akin kaya bayad na ako. Nandito ko para patayin ka dahil may patong na yung ulo mo, sabi niya.
ano, papatayin mo ko. Wag, maawa ka sa akin, may mga anak ako, may pamilya ako. Kinakailangan ako ng mga anak ko. Wala akong pakialam sa'yo, sabi ni Bubbles. Lumood na si Congressman Sibilia at nagmamakaawa. Yung pala, palabas siya lang yun. Diba? Gusto niya makalapit kay Bubbles para agawin yung baril. Nag-agawan sila ng baril. So, ang lakas ni Bubbles, no? Primo na ano siya, oh. Napailalim siya, pero ang nagawang ano, ang nagawa niya, nasuntok niya sa tagiliran si Congressman. Kaya nakaano ito, kaya nakaalpas si Bubbles sa mga kamay ni Congressman. So, nung nagkakagulo na sa loob para hindi makapasok yung mga gwardya, eh pinagbabaril na ni Tanggol yung mga ano, bodyguards. Galing eh, sakul eh. Ang dami niyang napatay dito. Tapos nagbubugan sila dito, sinuntok ni Congressman si Bubbles. Si Bubbles malaban eh, laks niya eh. Ang galing niya talaga sa fighting scenes, guys. Ang galing niya makapaglaban. Sanay na sanay. Ayan oh. So yun, nag-agawan sila ng baril, paunahan. Naunahan niya si Congressman. Ayun, nabaril niya sa may ano, tagiliran. Dito sa may bandang ano, gilid ng dibdib. Ayan oh. So, babarilin na nga sana niya si ano, Congressman. May biglang pumasok na ano, bodyguard. Kaya natigil. Sabi niya si Congressman, tulungan natin. Inaalalayan nila, may tama ng baril. Wala na, nakaalpas na. So, nung naubos na yung mga tawan dito sa hallway, ayan o, dumating isang lalaki. Taas ang kamay. Ayan o, so nakaalpas si Tanggol. Tumba. Tinumba niya, binuhat niya, tapos binaril niya. Tapos nagkaharapan sila ni Tanggol sa kanil Bubbles agad, natutukan sila ng baril. Sabi niya, nasan si Congressman? Nakatakas. Maraming mga tauhan. Dito sa munisipyo, dihado tayo. Hindi pwede. Kinakailangan natin mapatay si Congressman Sibilia ngayon din. So, ito yung mga dapat natin pakatutukan bukas, mga kapamilya. Nakapunta na nga itong si Tanggol, no? AKA si David. Dito sa negosyo, sa factory. Ninaaramon. So, sinisiyasat niya kung ano ba yung nilalaman ng aeroplano na yun. Diba? So, ito yung dapat natin pakatutukan. Matutulungan kaya ni Tanggol itong si Bubbles. May niligtas kaya niya ito kasi natrap si Bubbles eh. Siya yung naiwan dun sa may ano eh, entrance ng munisipyo. Samantalang si Tanggol umalis. Yun pala, para kumuha ng motor. Diba? Binalikan niya si Bubbles. Malalaman natin kung may niligtas niya to sa mga galamay ni Congressman Sibilia at kung mapapatay ba nila ito. Yan ang pakatutukan natin bukas sa episode 177, mga kapamilya. At dito na po natatapos ang review ni Rica para sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapamilya, and God bless us all. Thank you.
Thank you.